huling nanligaw ng mga botante si Mayor Isko Moreno Dumagoso at kanilang senatorial candidates. Sa kanilang motorcade sa Hagonoy at Kalumpit, ikinagulat daw ni Moreno ang matagal ng problema ng mga taga roon sa baha, kaya naman pangako niya. I will make sure na sa ganong karimari-marim na sitwasyon ng baha sa tag-araw at baha araw-araw, bibigyan ko po ng tuldok. Eto ha, sabi niya laway. Ang laway ni Yorme nasasanla. Kayo mga taga Bulacan, I challenge you. Iboto niyo si Yorme. Ipanalo niyong presidente si Yorme. Pusta ko sa inyo, tanggal yung mga baha sa inyo. Kasi hindi magsasalita yung mama na yan pagka hindi niya tutuparin. Dahil kilala yan na ganyan na pag sinabi niya, even before period ng sinabi niya, kunwari sinabi niya, magtatayo tayo within 3 years, nagagawa niya ng 2 years. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nagbitaw ng salita si Yorme dyan sa Bulacan, iboto niyo, gawin yung presidente. Eto mga taga Bulacan, pag nanalong presidente yan si Yorme sa Pilipinas, ha, at hindi niya nasolusyonan niyang baha, pangako ko sa inyo, babanatan ko si Yorme. Oh. Nababanatan ko si Yorme pag hindi niya natapos ang baha dyan sa Bulacan. Bakit ko kaya sabihin yon? Kasi sigurado ko, gagawin ni Yorme yung binitawan niyang salita. Sa kandidato sa presidential series ng One News, One PH at Go Negosyo, nanindigan si Robredo na may resibo siya sa mga pinapangako niya. Ano ba yung proof na kaya kong gawin? Yung aking track record. Wala akong pinangako na hindi ko nagawa. Hindi ako nangangako kung hindi... Wala daw siyang pangako hindi niya nagawa. Eh, wala ka naman pinangako eh. Kasi wala ka naman trabaho nung vice president eh. Ano sinasabi mong wala kang pinangako, wala ka nagawa? Wala ka naman kasi dapat ipangako. Vice president ka, wala ka naman dapat trabaho dyan. Sigurado magagawa ko yun. Hindi ka nga sure eh, sabi mo. Sigurado magagawa ko yun. Hindi ka nga sure eh. Diba, oh, sabi, oh, pakinggan nyo ha. Oh. Wala akong pinangako na hindi ko nagawa. Oh, wala akong pangako na hindi ko nagawa. Hindi ako nangangako kung hindi ako sigurado magagawa ko yun. Hindi ako nangako na siguradong magagawa ko yun? Ano? Tinatanong mo ba kami? Wala ka magagawa. Ilang oras matapos kumalas ni Senator Ping Lacson sa Partido Reforma, inendorso naman ni Partido Reforma President Pantaleon Alvarez si Vice President Lenny Robredo. We need a leader, and for the 2022 presidential elections, given all these considerations and the crisis we have to overcome, that leader is... Sige lang, basahin mo lang ng basahin! Grabe, oh. Yan ang ano, yan ho ang simbolo ng nakakasukang politika sa Pilipinas. Yan ho ang halimbawa ng prinsipyo left the earth. Sipin mo, dati nagbabanatan itong dalawan to. Kulang na lang ngayon, magyakapan kayo eh. Itong senaryong partido reforma na ito, kayo ho talaga ang partidong puro forma. Ako kasi, ito, okay. Sabihin na natin, ayoko kay Bongbong Marcos ha, pero kahit kailan, hindi ho ako sasama kay Robredo. Kahit pa, sabihin nilang, hindi, para lang matalo si Bongbong Marcos, ay sorry, kayo na lang. Grabe, hindi ko kakayanin ang kaplastika ng grupo nitong mga pinklawan. Tumatakbo na bilang independent si presidential candidate Ping Lacson. Oh. Yan ay matapos siyang magbitiw sa Partido Reforma. Oh. Ang dahilan daw ng pag-alis ni Lacson sa partido ay ang paghingi sa kanya ng pondo. Bagay na hindi raw niya kayang ibigay. Alam nyo, totoo naman yan. Talagang kailangan ng pondo. Okay? Kasi partido nyo yun eh. Oh. Eh hindi sila mabigyan ng pondo. Wala namang masama. I mean, kasi it's part of the campaign. At saka partido mo yan eh. Dapat talaga nabibigyan ng pondo para sa kampanya. Ang hindi ko lang matik, sa dami-dami nang susuportahan, bakit si Robredo, eh yun ang kaaway na kaaway ninyo. Sa aking eksklusibong panayam kay Lacson kahapon, sinabi niyang nang hihingi raw ng pondo si Partido Reforma President Pantaleon Alvarez para sa local candidates. Pero wala raw silang maibigay. Yung isang ano niya, yung staff niya, nag-email sa amin, ito yung requirement natin pagpasok ng local campaign. Super, super laki. Sabi ko, we cannot give that kasi wala tayong ganyang pera. Million, sir? Almost. Almost billions daw. Ay, grabe talaga. Pera, pera! Pinaglalaruan na lang tayo ng mga politiko. Pinaglalaruan na lang tayo ng mga mayayamang pamilya sa Pilipinas. Gusto nyo ho ba yun? Alam mo, ako, believe ako sa Aksyon Demokratiko, ha, kahit papaano. Nakakatuwa sila kasi by prinsipyo. Alam mo, kaya believe ako dito sa Aksyon Demokratiko dahil naninindigan at talagang may prinsipyo. May nakita nga ako, sabi nung isang nag-switch to Isko. Noong daw,
ayaw nila sa politika. Pero nung pumasok si Yorme at saka si Mayor Bico, nabuhayan kasi may batang magagaling. Which is totoo naman. Totoo naman na nakita natin na ang ganda ng mga pagbabago nung pumasok si Yorme at saka si Mayor Bico, which is Aksyon Demokratiko. Kaya nakakabilibo ang Aksyon Demokratiko dahil yung prinsipyo ang inyong pinaninindigan. Matagal na nila ako inabandon nung nag-start yung campaign period. They're no longer present on the ground. Wala palang kwenta yung Partido Reforma na yan. Oh, diba? Walang kakwenta-kwertang Partido Reforma na yan, ha? Inabandon nyo na kagad noon pa si Lacson. Bakit nyo pa kinuha? I-abandon nyo pa. Sa Maynila naman, dalawang kandidato ang naghahangad na maging unang Tingnan mo, ha? Sa Maynila, dalawang kandidato daw ang naghahangad. Ha? Nagulat ako. Akala ko si Alex Lopez yung isa. Wala pala sa bilang yung mama na yun. Kaya pala nag-iingay. Hindi, alam nyo, nagulat talaga ako. Akala ko ang naglalabanan doon ay si Hani Lacuna at saka si Alex Lopez. Eh kulelat pala yung ano na yun eh. Ang naglalabanan pala doon si Lacuna at saka si Christy Lim, yung anak ni Mayor Lim. Ito palang si Lopez, saling pusa lang pala yan. Aya pala panayang epal. Aya pala panayang publicity. Aya pala panayang anong kasunduan sa SMNI. Eh, kaya sila nagkakasundo. May kasunduan sila eh. Nagkakasundo, oo. Kasundo, nagkakasundo sila ng SMNI. Kawawa eh. Sabi ko nga eh, kung talagang matikas yung kandidato ni Alex Lopez, sana nabit-bit siya. Kasi sabi nung iba, ang Maynila, BBM yan. Na hindi nga umaabot sa kalingkingan nito si Alex Lopez eh. Hindi ako nito, balita ito. Yung iba dyan, mas inuna ang pagpapasara sa ABS-CBN. Yan ang ipaliwanag mo sa mga tao na habang nasa gitna tayo ng krisis, libo-libong pamilya ang nagtiis at natiis mong mawalan ng trabaho. Alam mo, dapat pagka ganyan, sana nilagyan man lang ng effects nung ano, nung sound engineer, ano, medyo ibinaba niya. And anyway, pagdating naman nung sa ano, sa usapin diyan sa Quezon City, ha. Ito lang. Anong kinaugnayan nung sa Quezon City doon sa ABS-CBN na issue? Si Depensor, Maka Marcos 'yan. Okay, pero parang sandali iba yung usapin doon eh. Ibang usapan yung sa ABS-CBN. Eh, diniscuss naman yun eh. Hindi naman si Mike Depensor lang mag-isang nag-decide doon. Bakit naman yun ang ibabato mo? Pero ewan ko ha, hindi ko nga maintindihan eh. Kasi dati, naalala ko, in-endorse to ni ano ni Mayor Sara Duterte. Alam ko ha, in-endorse ito ni Mayor Sara dati. Kaya nga hindi ko maintindihan kung sino ba talaga ang kakampi dyan. Simbahan din ang unang pinuntahan ng tambalan ni na re-electionist Cavite Governor John Vic Remulla at Athena Tolentino sa pagkabisa gobernador. Sabi ni Remulla, kasundo nila ang mga Revilla. Wala na kami, wala nang laban-laban dito. Nagkaisa na kami ang layunin namin para sa Cavite. Nagkasundo na kami. Kaya dito talaga peaceful na. Mga taga Cavite, naniniwala ho ba kayo? Ako, aminin ko, mas gugustin. Sorry ah, pero mas gugustin ko naman yung iba kaysa dito. Ito ang simbolo ng Balimbing. Sabi ko sa inyo, yung panahon ni Pangulong Duterte, grabe oh, ipagtanggol, ipagpatayan nito si Binay noon eh. Tapos, 2 weeks before the election, biglang talon kay Presidente. Sabi ko nga, kawawa naman itong mga taga Cavite. No? Ang choice nila, si Remulla tsaka si Revilla. Pero ko, sa totoo lang ha, mas gugustuhin ko naman yung si Revilla. Kasi una-una hindi proven yung ano ha, blunder case ni Revilla, kaya nga siya pinalabas eh. Pero kung titimbangin mo itong dalawang to, although kung sanang merong iba, sana naman yung iba na. Kasama ni Yorme ang Batanggenyong si Senator Ralph Recto. Medyo na bad trip si Isko nang tanungin sa panawagang... Parang hindi naman na bad trip si Isko dito sa tanong na to. Matras na siya sa presidential race. Sila lang ba may monopolya? Parang hindi naman nagtatampo. Nakasmile nga eh. Ano sinasabi nito News 5 nagtampo daw? Nang kaalaman sa paglilingkod sa bayan. Good luck. Oh, bakit sinabing ano, nainis daw si Yorme? Parang hindi naman ah. Sabi ng reporter, tinong ang ganda-ganda ng Ismail. Gwapo-gwapo man ni Yorme. Okay lang ako. At hindi ako nagkukubli sa inyo ah. Mahirap ang laban ko. Oh. Inihalin tulad din ni Yorme ang kanyang presidential run kay Pangulong Duterte na ani ay hindi rin nanguna noon sa survey. Umaasa ro siyang makausap ang Pangulo na kamakailan lang daw ay nakamiting ni Bongbong Marcos. Good for Marcos kung nabigyan siya ng advice. How I wish mabigyan din ako ng advice. Alam mo, napaka-humble ni Yorme dito. Ah. Sa totoo lang, oh. Napaka-humble. Kung kunwari, ako yung, di ba, yung ibang kandidato, tapos nakausap ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos, aba, ang sagot niya, hindi ko kailangan ng ano, magiging defensive. Hindi, si Yorme talagang, napaka-palad ni Bongbong Marcos na magkaroon ng ano, ng oportunidad kay Pangulong Duterte. Siya nga, gusto din daw niya na makausap.
para daw mabigyan din siya ng payo. Diba? Napaka humble naman si Yorme dito. The next performance will start momentarily.